Ako lang ba yung ganito? Maghapon ang sakit ng ulo ko dahil kasi kakaisip. Ewan ko, paraning talaga ako. Kasi last time, nung holiday na sunod-sunod, nung 29-30, hindi ako tinawagan ng ano, ng asawa ko, ni-text. Tapos nung pagkagabi nung Sabado, sabi ko sa kanya, sabi ko pa, wag mo naman ako kalimutan i-message or i-text or tawagan. Sabi kong ganyan. Kasi nasakto din, 'di ba, na wala silang text sa akin, walang tawag, na ako lang mag-isa dito sa bahay. So nabuburyong ako. So naiyak ako nung kinausap ko siya. Sabi ko, huwag mo naman akong kalimutan. Isingit mo naman ako. Sabi ko ganyan. Or kahit kung hindi ka makatawag, mag-send ka lang ng picture ng mga bata. Okay na ako doon. Sabi ko ganyan. Kasi feeling ko walang nakakaalala sa akin. Sabi ko ganyan. Alam mo yun. Naiyak ako. Tapos, sabi niya, sorry mama, kasi hindi naman daw niya alam na ganun yung nararamdaman ko. Eh sabi ko sa kanya, matagal ko naman nang nire-request sa'yo na kahit mag-send ka lang everyday ng mga picture ng bata, okay na ako dun. Noon, lagi katwiran niya na wala, pangit daw yung cellphone niya. So nung nabilhan ko na, ganun pa rin, tamad pa rin mag-picture, mag-send ng picture sa akin or video. Tapos yun na, nung sabi ko nung Sabado, tawagan niyo ako nung Linggo dapat kasi day off ko, di ba? Ang nangyari naman, wala. Ang inaalala ko kasi dahil yung panganay ko, yung babae ko, anak ko, yun yung inaalala ko talaga. Kasi nagtaka ako nung Sabado, sabi ko mag-send ka ng picture, bakit sila lang dalawa? Yung aking babae ay wala. Sabi niya, nahihiya ma, kahit sa picture nahihiya pa din. Kasi alam niyo dahil yung panganay ko, hindi ko siya laging nakakausap kasi nga tulog na siya. Pag natawag ako around 10:30 or 11, tulog na siya kasi alas 7 pa lang ng gabi, natutulog na siya. So ang anak ko naman, alam ko naman na gustong-gusto niya ako makausap, pero pag magka-video call na kami, ngingiti-ngiti lang yan siya. Na, alam mo yung makikita mo yung lungkot sa mukha niya. Pero pag halimbawa may something ako na binili sa kanila, nagbibigay ako ng pera para mabili yung gusto nila, nagsasabi yan siya sa papa niya, papa, tawag tayo kay mama, gusto ko mag-thank you. Sabi niya ganun. Pero hindi nga kami nagkakausap kasi natulog na siya pag natawag ako. So, nung Linggo nga, nainis na naman ako kasi imbis na may time ako, hindi nila ako tinawagan. Doon ako nainis sa asawa ko din, kahapon din, Lunes. Sabi ko sa asawa ko, bakit hindi mo ako tinawagan? So, ayun, nagdagat daw sila, ni picture walang sinan. So kanina, Martes, naiinis na ako, ano-ano na naiisip ko. Nadagdagan pa nung nag-live ako dahil na may nag-share din doon na ganun din yung sitwasyon niya, na iniwan din niya sa asawa niya yung mga anak niya, dalawa. So meron palang hindi magandang nangyayari doon sa probinsya, sa pamilya niya, na kailan lang niya nalaman na
nagka-trauma yung mga anak niya kasi yung asawa niya pala pag nakainom ay nagwawala. So naisip na dagdagan tuloy yung pag-aalala ko sa anak ko kasi sabi ko, ang gusto ko kasi sana showy yung anak ko ba, yung nag-share siya ng feelings niya ba. Pero ang nangyayari nga ngingiti-ngiti lang siya. Kahit sa picture ayaw na, sabi ko ano ba yung pakiramdam? Ano kaya yung pakiramdam ng anak ko? Kasi ito pa naman yung inaalala ko noon nung bago ako magbakasyon. Kaya naisip ko dati na ano kaya kung magstay na lang muna ako ng kahit 1 year, 6 months or 1 year. Para kasi alam ko sa sarili ko nung around 7, 6, 7, 8 dito tayo nagkakaroon ng alaala sa mga magulang natin eh. Sabi ko ito yung edad ko na noon na ayaw ko na nawawala ako sa tabi ng nanay ko. Oo, kahit yung mama ko nakapag-asawa yun nung pangatlong asawa niya, hindi talaga ako papayag na hindi ako katabi ng mama ko. Diba, nasa dingding na yan banda si mama ko, no? Susuksok talaga ako niyan kahit wala ng space. Basta katabi ko lang siya. Ganun ako makimama noon. Kasi feeling ko sa kanya lang ako safe. Yun yung pakiramdam ko. Tapos, ayun nga, nagigilty ako kasi. Yun ang ginagawa ko ngayon sa mga anak ko. Kaya, nito, maghapon, ang sakit sa ulo. Kasi ang dami kong iniisip na mga ano ba. Tapos yung asawa ko nga, chat ako ng chat, sige, sin lang, nakakainis yun, yung nakakainis, nabasa naman niya yung chat ko, sin lang, naghihingi ako ng picture, sin lang, tapos replyan ka na masahiro, oh, sige, okay, yun, mas maganda pa yung ganun, hindi yung magsisin ka lang, sabi niya na masahiro ako, mga nag-service ako sa ganito, mamaya pagdating ko sa bahay din, yun nga, wait, nag-aantay-antay ako, sisilip-silip ako, wala nga lang sa nyan, then 10:30 tapos na ako, wala pa din. Mag 11, ayun, buti na lang. Nag-post na nga ako sa Facebook ko na feeling sa din, nakakainis eh. Then, ayun, tumawag naman. Naawa siguro. Tinawanan pa ako eh. Sabi ko, ang sakit ng ulo ko maghapon, nakakainis ka. Sabi ko, ganyan. Ayun, pinapagising ko nga yung anak kong babae kasi, ay, naiyak nga ako kasi, yung anak ko talaga babae yung iniisip ko kasi. Alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya or naiintindihan niya ba bakit ako malayo. Kasi lagi yung nagtatanong bakit ang tagal-tagal ko daw umuwi. Sabi niya ganyan. Nagigilty lang ako, diba? Nakakainisan na naman nung ako lang ba yung ganto o ay masyado. Buti nga may nasha-sharean ako kaya nababawasan ng nakaraan nung kagabi. Hindi sila talaga as in, hindi siya tumawag kagabi. So, nabanggit ko nga nun sa live ko. Kung hindi, nag-iiyak na naman ako. Buti na lang may nalalabasan ako ng nararamdaman ko kaya hindi masyadong mabigat. Pero kanina talaga, ang sakit talaga, hanggang ngayon nga, ang sakit ng ulo ko, kakaisip na kung ano-ano, naiinis ako sa sarili ko, ang hirap kontrolin pag ganito. Diba? Ako lang ba yung ganito? Kasi alam mo, minsan, ako lang ba yung, ano na, minsan na parang walang nakaalala sa akin, walang nagme-message sa akin. Meron man nagme-message, nangungutang naman. Yung, may nangungumusta ba? May nangungumusta, pero nangungutang naman, dagdag stress. Tibayan mo pa ako. Ang hirap sa pakiramdam doon. Kaso, no choice ka naman. Then, nadagdagan pa kanina. Habang nag-aantay ako na sana tumawag sila. May nabasa din ako. About din sa anak yung problema. Ay, naku. Nadagdagan pa lalo yung kalungkutan ko. So, ayan nga lang for today's video dahil. Naapektuhan talaga ako pag hindi masaya yung ano yung pakiramdam ko. Yun, share ko lang.
nag-ano, sabi lang ng asawa ko, "Jungguloid ka talaga." Sabi ko, "Hindi mo kasi ako tinawagan. Ngayon ka lang tumawag. Ano-ano na yung iniisip ko. Ang sakit na ng ulo ko." Sabi ko, "Ganyan. Nakakainis."